isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapaabot dito sa lahat ng mga subscribers, followers at mga viewers ko. Ay sana nga po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, at siyempre maiiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan, at time check at alauna ng madaling araw na po kami nakabalik dito sa Mindoro. Then na nagpahiga ng kaunti, gumawa ako ng maiksing video, ito nga po. At alos nakatulog naman po ako. At salamat po doon sa mga nagpaabot ng sinasabing mag-ingat sa pagbabiyahe. Maraming salamat po. Opo, at nakarating po kami ng safe dito. Nakasama po yung mga kasamahan ko. At kahit pa paano ay hindi po nagkaroon ng aberya yung mga sasakyan namin. At nakabalik nga po kami dito alauna kanina ng madaling araw. So, ito po yung tungkol po doon sa aming dadaluhan sana. Ay talagang nabwisit lang po ako, kaya sumibat lang talaga ako doon, dahil yung ilang araw kong sinusubaybayan yung pag-aayos nila nung mga binyo na kung saan gaganapin yung peace rally nga, ay nakita ko yung mga hinaing ng mga organizer na kung saan ay maraming balakid, kumbaga. Kaya nga po nagdesisyon talaga ako na pumunta na lang dyan, at kung may mga balakid pang kayon ay well, alam nga namang pupunta ako doon para lang walang gagawin. Siyempre, kung inaakala ko naman na mayroon akong magagawa, kaya nga po pumunta ako doon, hindi po ba? So, pasalamat na lang po yung abogado na yun na nagwarawara doon, at kanina nung umaga raw pala yun. Kahapon ng umaga raw pala nagwarawara yun. Mabuti na lang po at hindi ko nadatnan doon, na pinersang paalisin yung mga tao doon. I say, pasalamat na lang po at hindi ko dinatnan. Dahil yun naman po yung madalas kong sabihin dito, na ipapakita ko na sa inyo na mga subscribers ko at saka buong mundo yung gagawin natin kung sakasakali. At napikang-pika na ako dito sa administration ito. Anyway, on the spot po kasi natin kailangan gawin yun eh. Para sa ganun ay matauhan. Siguro ko nadatnan ko yung abogadong kalbo na yon, nagwarawara siya doon, ay hindi na siya makakaalis doon. Baka maging bato na lang yun doon at mananatiling nakatayo na lang yun doon. Sa buwisit ko. Anyway, mabuti na lang din at walang nangyaring gen, pero talagang hinayang na hinayang ako. Dahil nga unang-una, sabi ko nga, hindi ko na naman na ipakita sa inyo yung madalas kong sinasabi rito, na pagka sinabi ko, sinabi ko. At yun nga po, ay hindi pa rin siguro tayo itinulat ng Diyos na may mangyaring ganun. Dahil lahat po yan, bubulagin ko lahat yan, walang makikita yung mga yan. Kaya po salamat na lang talaga at wala ako nadatnan na doon nang dumating ako doon. At actually, maaga sana kaming makakarating doon eh. Ay ang problema nga lang ay medyo na delay itong barko. Kaya nga po yung speedboat ko, pinasunod ko po dyan sa Batangas. Mula dito sa amin sa Mansalay, pinasunod ko po sa Batangas. Dahil nga po, ang plano ko, yung pag-uwi namin, sa speedboat na lang ako sasakay, dahil nga mainipin po kasi ako. Sa totoo lang, mainipin ako. Kaya gusto ko, kung babiyahe, babiyahe. Kaya yung speedboat ko ay yun na lang ang sinakyan ko pabalik dito kahapon. Kagabi nga, kanina madaling araw kami dumating dito, ay kung hindi siguro yun ang sinakyan ko, baka inabot pa kami ng umaga. Which is itong mga ito, ay itong tatlong sasakyan, ay nakarating po kanina dito ng mag-aalas 6 na po ng umaga. Kasi nga po, yun nga po, mahirap din po kasi yung isasakay pa sa barko yung mga sasakyan, ay tatlo po yung sasakyan, isang kotse at saka yung dalawang truck. So mahirap po, kaya pinasunod ko na lang dyan sa Batangas yung speedboat, at doon na lang po kami sumakay kanina.
kaya alauna na madaling araw, nandito na po kami. At dito po sa nangyaring ito ay parang ipinakita lang po ng administration ito yung parang sila na rin po ang nagpapatunay na totoo yung inaakusa sa kanila. Kasi unang-una, kung hindi totoo yung inaakusa sa kanila na mga isyo, kagaya po yung laging sinasabi ni Maharlika dyan, na bangag itong presidenteng ito, ay sana hinahayaan lang nila na mag-rally na ganyan. At para sa ganon, pwede naman silang sumagot eh. Kagaya kung inyo po napapansin, yung dating may nagtanong sa kanya, yung tungkol dyan sa adik-adik na yan, diba tinawanan lang niya? Ay kung sinagot po niya yun na hindi, hindi tapos ang kwento. Hindi po ba? Ay ang problema po rito, tinawanan lang niya, kaya tuloy nag-boom lalo yung mga akusasyon dito sa kay bangag na ito. At talagang napapatunayan na lumalabas na yung totoo na pagiging bangag nitong presidenteng ito. Anyway, isa na rin po nating aabangan yung sa Martes po. Bukas na po yan. Yung hearing dyan sa Senado, kung ito ba ay tututuhanin ni Bato de la Rosa yung hearing dyan, at sana nga ay tuluyan na hearingin yan, palabasin yung mga kidnapper dyan, palabasin yung mga smuggler dyan, palabasin yung mga bangag dyan. So, yun po, at sana hindi ko nito, hindi mabayaran itong si de la Rosa, kasi kitang-kita na po natin lahat po, kagaya niyan mga gobernador diyan sa Bulacan at saka yung kongresista nila na yan si Panso na yan, kitang-kita na po na talagang wala na, either natakot or binayaran na rin ito. So wala na po talaga. Wala na pong kanito. Wala na pong gusto pang kumontra dito sa bangag na ito. Anyway, sa totoo lang po, hindi naman talaga actually sa pakiramdam ko lang po, hindi naman talaga utak lahat yan eh, bangag eh. Kundi utak yan ng asawa niyang butod. So yun po eh. Ngayon, mga kababayan, sobrang ini-imagine ko lang po habang nakasakay kami kanina sa speedboat, habang binabaybay namin yung dagat, alam niyo po ba yung mga pumapasok sa isip ko? Dahil lalo na po diyan sa kuno yan sa malapit po diyan sa Manila na yan, yung sa Cavite na yan, na yung may tawag diyan yung diyan kumobli yung mga sundalo dati na pilit na winawasak, na hindi naman mawasak kasi nga prayli pala yon diyan sa isla diyan sa may malapit sa Cavite, malapit sa Manila Bay. So, habang binabaybay po namin yung dagat, sabi ko, napakaganda nung ibinigay ng Diyos sa atin. Lahat na ibinigay sa atin ng Diyos, pero ang tao wala kakuntintuhan. Kagaya po nito, kung ito man ay matutuloy itong girang ito, sino pa ang makikinabang nitong binigay ng Diyos sa atin na napaganda? Ito pong dagat, lalo na po rito sa amin. Makikita niyo po yung dagat dito sa amin, talagang napakalinis. Napaka-asol ang kulay. So, yun po. Sabi ko sa isip-isip ko, bagamat wala akong anak ha, wala akong anak. Ang iniisip ko lang po, kanina, habang binabagtas namin itong kahabaan ng dagat na ito, ay kawawa naman kako itong mga bata, yung ngayon palang sumisibol, hindi na nila maaabutan, hindi na nila makikita itong kagandahan ng kalikasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Bakit hindi na nila makikita? Wala pong matitira dito sa lupa kung sakasakali talagang magkakagira ito. Bakit po? Kung sa gira, siguro may matitira. Dahil yun pong sinasabi ko, ang matitira lang po dito, kung sa kasagalit gumamit sila ng nuclear weapon, ay ito lamang po mga subscribers ko.
Bakit itong mga subscribers ko? Kasi sila po yung naturuan ko kung papaanong salagin yung radiation na yan na tatama sa tao na kung saan yan ay pinakadelikado. Dahil once na dumapo sa iyo ang radiation, maglalabasan na po yung cancer sa katawan mo. Ganun po ang ibig ko sabihin. So, kaya po, yun po ang sinasabi ko, walang matitira maliban dito sa mga subscribers ko. So, paano naman po yung iba? So, ibig sabihin, kung meron akong 41,000 na subscriber ngayon, so 41,000 lang pala yung mabubuhay. Ay, problema yung ibang subscriber ko, malasado, at hindi nga, nag-subscribe lang sila, pero hindi nila nasusubaybayan yung mga itinuturo kong ganito. So, paano na po yun? Sigurado po yan na wala silang nalalaman doon sa mga itinuturo ko. So, hindi ko na po kasalanan yon. At pangalawa, kung hindi man mamamatay yung mga tao dito sa gira at ang gagamitin ay nuclear weapon, sa gutom po, walang mabubuhay. Bakit? Tiyak po yan. Unang-una, wala pong makukunan ng pagkain. Pag naubos yung sinaitinuturo ko sa inyo na katanim ng kamote, balinghoy o ano-ano ng mga gulay dyan para may makain, ay baka hindi po magtagal. Paano kung magtagal ng 5 taon kagaya nung World War II na 5 taon po nagtagal? Paano po yun? Yun po ang labis na iniisip ko kung paano ko po lahat isalba yung mga kababayan ko, lalo na po itong mga mahihirap nating kababayan. Yun po ang kwan ko. Talagang labis-labis kong iniisip yun. Siguro, makasurvive kayo ng dalawang taon, yung pangatlo po, baka hindi na po eh. Yun po ang iniisip ko. Kasi natural, ay wala na yun. Maubos na yung mga itinanim ninyo. Oh, kung halimbawa nakuha natin yung mga bigas din sa mga bodega na yun na sinasabi ko, baka hindi rin po magtagal. Oh, so yun po talaga ang labis-labis kong iniisip. Bakit ko po sinabing kayo? Hindi po ako kasali. Kasi nga po, diba sinasabi ko sa inyo, hindi ako kumakain ng kanin. Yun po ang gusto ko sana ngayon na mapatunayan sa inyo dyan sana sa Maisog Rally na yan, kaya ako sumibat dyan. Doon na po malalaman kung ano talaga yung kinakain ko. So, sayang at hindi nyo na naman na-miss nyo na naman na hindi nyo na naman nakita. Dahil kung inabot nga lang ako dyan, di ngayon, nakita nyo na, nakilala nyo na ako. Hindi po ba? Ay ngayon, hindi nyo pa ako kilala. Okay lang. Kaya hindi ko po pinipirusa yung mga nakapanood dito sa channel ko na hindi pa nagsusubscribe. Tiyak yan. Once na mayroon sila nakita, sisiguraduhin ko po yan at hindi na magtatagal yan. Sisiguraduhin ko po yan na baka hindi lang dito sa Pilipinas magsusubscribe yung mga tao. Buong mundo magsusubscribe pag may nakita na sila doon sa ginawa ko o gagawin ko. Ayoko pong magkukan dito. Ayoko pong mag-iinabang dito. Pero sana nga lang kung nagkataan na lang, sana ngayon nakita nyo na. Ngayon kung dito ngayon palaisipan sa inyo ngayon yung sinasabi kong hindi ako kumakain ng kanin. So ano ba nga bang kinakain ko? Darating ang araw, malalaman po ninyo yan. At darating din ang araw na kapag itinaas ko itong mga kamay ko, sisiguraduhin ko mayroon tutumba. Tang ina nyo. Sa totoo lang po, hindi ko kailanman ginagamit ito. Once ko lang po ito ginamit nung panahon ng hapon. Ha? Nung panahon ng hapon ko lang po nagamit. Oh. Kaya di ba yung sinasabi ko, lahat ng mga kasama ko dati, lahat yun, patay lahat. Dahil mga traidor yung mga hapon din na yan. Lahat ng mga nagbuhat ng mga kamuting dilaw, pagkatapos maibaon yung mga kamuting dilaw, ha? Tapos tinaniman nyo ng kung ano-anong kahoy, malalaking kahoy ang
ang yung mga kahoy ng mga lumalaki kagaya ng mga baliti na yan. Pag naibauna nila yan, naibauna namin yan, tinatanamin niya ng yung mga kahoy na naglalakihan. Yan ang palatandaan yan. Ngayon, noong time na yon, pagkatapos na nilang papakinabangan yung mga Pilipino noon, mga tao, kami, binabaril na nila yan. So, ako naman, dahil nung time na yon, aba ay kahit naman anong baril nila, kaya nga yung sinasabi ko, diba, dito sa likod ko, tad-tad po ng bala ng baril yan. Tama ng bala ng baril, tad-tad po yung likod ko. Pero hindi nga po tumatagos. Nakadikit lang po yung slug. Kaya po yan, balang araw makikita nyo rin po yan. Hindi pa ngayon. At lahat yan, tad-tad po, wala po kayong makikitang likod ko. Ang makikita po ninyo, tama ng bala. Yung nakadikit lang yung mga slug ng bala. Kasi mga pinagbabaril po yan. Oh. So, ako lang po ang nakalibre yung time na yon. At noong time na ginamit ko na yung itong mga palad ko, na itinaas ko na yan, na yung nagkandahapay na sila, yun na yung time na naunti-unti nang na overcome na ng mga Amerikano. Kaya yun po, sumuko na yung hapon nung araw. Yan po yan. At ngayon sana, ang pagkakataon na ipakita ko sana, ayun, nagwawarawara dyan. Nakita ko yung kasi mayroong yung press conference, habang nagsasalita yung mga organizer, pinapakita yung attorney na yan. Napakaswerte naman tong attorney na ito, hindi ko inabot. Dahil kung inabot ko ito, baka estatwa na lang siya dyan. Tarantadon to. Kaya yun na sana yung last eh. Dahil nga ilang araw na silang nagpapakahirap itong mga organizer natin. Tapos yan, kaya nga sa totoo lang wala talaga akong bala. Kasi nga, kwan po talaga ako, mahina po talaga ako sa init. At yun po talaga ang ayaw na ayaw ko yung mainit. Ang init po ng panahon. Kaya nga po kanina, nung nandyan po kami, habang ini-interview ako ng iba doon, at talagang pagkatapos ng interview, talagang nagpaalam muna ako. Sabi ko, dito muna ako sa loob ng kotse kasi talagang hindi ko talaga kaya ang init. Sobrang init. Kaya doon lang po ako nag-stay sa loob ng kotse. At hanggang sa nag-announce na po sila na cancel na raw po yung rally. So, yun po. Ang ginawa namin ay umuwi na rin po kami rito sa Mindoro. At ano pang gagawin namin? Wala naman kami inabutan doon na tao. So, even though, umabot pa rin pala kami kasi nandun pa naman yung mga ibang vlogger, may mga tao pa rin doon. At nagagalak naman ako dahil marami pa lang nakakakilala sa akin. Hindi lang mga vlogger, kundi talaga yung mga supporters natin. At isa-isa nakipagkamay sa akin at nabigla rin talaga ako na yun pala, maraming nakakakilala sa akin. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat at bagamat sabi ko nga, walang kakwinta-kwinta itong mga sinasabi ko, yung mga binablog ko. Darating ang araw, sinasabi ko nga sa inyo na baka pati si Joe Biden magsusubscribe dito sa channel ko. Sinasabi ko na kanina, hindi makakatulong sa administration ito yung ginagawa ninyong panggigipit sa mga tao. Unang-una, karapatan ng bawat Pilipino ang magpahayag ng kanilang saloobin. Ano ba yung dapat na ipahayag nila? Yun yung mga pangingidnap nitong butod na ito. Yung pagiging smuggler nitong butod na ito. Yung lahat ninanakaw na nitong butod na ito. Kagaya nga po yan sa PCSO na kung saan ay kinulimbat na nitong si Butod at ni Robles yung lahat ng pira ng PCSO. Kaya huwag na po kayong tumaya dyan sa luto na yan. Huwag nyo na pong tangkilikin yung luto na yan. Wala po kayong mapapala dyan. Sayang po yung 20 pesos ninyo. Ay, yung iba po dyan, daan-daan ng
at tinataya kung ilang numero sa pag-asang baka manalo sila. Pero ang totoo nun, wala po kayong maaasahan dyan dahil nga po kinulimbat na nitong si Robles at saka nitong si Butod. Bakit nga ba hindi pa, bakit nga ba nananatili pang tao at hindi pa nagiging istatwa itong si Mil Robles ito? Kasi nga po hindi ko pa po siya nakikita ng personal. Pagka yung mga kilalang mga kawatan na, yun po yung sinasabi ko lagi dito sa vlog ko. Huwag lang mag-cross ang landas namin itong mga magnanakaw na ito. Dahil titiyakin ko, yun lang maidikit ko lang itong mga daliri ko sa ulo, maipatong ko lang. Guguho yan na parang kwan, parang yelo, naguguho yung mga ulo nila. Once na naidikit ko lang, idikit ko lang sa ulo nila. Guguho yung mga kwan, durog-durog yan. Kaya yun ang sinasabi ko na pag nag-cross ang landas namin ito, lahat ito, mawawala ng ulo, madudurog ng ulo itong mga ito. Kasi dapat yan, makan ko, mahawakan ko. Kaya, buwaka ng ina nyo, nandito na si Birana, maniwala kayo sa akin. At hindi ko rin kayo tatantanan. Lahat ng mga identified na kawatan, mga politiko, mga government official na yan, magkikita rin tayo at mahahawakan ko rin yung mga ulo ninyo. At titiyakin ko sa inyo, pag hindi ko man mahawakan yung ulo ninyo, bas nakita ko kayo ng personnel, sisiguraduhin ko kayo, magiging istatwa kayo. Buwak ka ng ina nyo. Napakasama na ng mundo. Sobrang na napakasama ang mundo. So, kailangan na nating kailangan ko na rin magpakawala dito ng kwan. Kung ano yung nalalaban ko. Sayang. At sana ngayon, mayroon ng umiiyak, mayroon ng nangingilabot sa inyo. Kaya wala pa, hindi pa siguro panahon talaga na makita nyo kung paano kung gawing estatwa. Lalo na sana yung abogado na yung nagwawarawara doon kanina. Sarap gawing estatwa, hayaan doon sa arawan habang buhay niya doon. Actually, wala na palang buhay, estatwa na nga eh. Oh. Tangina nyo, wala na kayong ginawa. Kayong mga local government na takot dito kay Lisa, ha? Maniwala kayo sa akin. Pag nakita ko rin kayo, mayroon kayong kalalagyan. Maniwala kayo sa akin. Mayroon kayong kalalagyan. Kaya sinasabi ko nga rito, di ba? Lahat ng kawatan, hinahamon ko ng patayan. O, di ba? Bakit hanggang ngayon, ayun yung patusin tong hamon ko? Kasi gusto ko na may pakita sa buong mundo. Para sa ganun, hindi na makaporma itong sa Xi Jinping. O ipagka ba itong mga kawatan na ito at tinanggap yung hamon ko? Pagka ginanyang ko at humapay silang lahat, si Xi Jinping kaya, maglalakas pa kayo ng loob yan na magkiklaim-claim dyan sa West Philippines eh? Hindi na. Pagka ginawa ko ito, oras na sinimulan ko ito, oras na nasimulan ko ito, tuloy-tuloy ito, lahat ng kawatan tutumba. Lahat ng mga pandyan, hahapay kayong lahat. Once lang na mayroon lang ako sinimulan isa, hahapay ng lahat yan. Kaya sayang yung pagkakataon, ako magpapagod ng ganoon, papunta doon, dahil lang doon. Hindi. Ang gusto ko ron sana, maipakita na sa buong mundo, kung papaano kong gawing istatwa yung mga animal na yan. Lahat ng mga yun nandyan, baka pag kung saan lang sila nakatayo, hanggang doon na lang sila pag dumating ako. Wala na silang makikita kahit na ano. O di, punta, malayang-malaya na yung mga sasali sa mga rally na yan dahil
Kung saan nakatayo yung pulis, kung saan nakatayo yung kung sino magbabantay dyan, hanggang doon na lang sila. At wala na silang makikita. At ang kagandahan pa niyan, kung sino yung local government dyan, pumunta pa rin, yun ang pinakamaganda, gagawin na natin kanyan, siminto. Para maging katakutan na kayo. Buwisit kayo. Wala na kayong ginawa sa bayan natin, kundi ang pahirapan itong mga kababayan natin. Paulit-ulit ko sinasabi, hindi ako magsasawa na napakarami natin mga kababayan. O yung dinaanan namin kahapon, na yung lumiko kami doon sa Kuwait, yung mga dating tinutulungan ko dyan sa Bulacan, na 10 pamilya yan, 10 kabahayan yan, na inabutan natin ng konting tulong. Dumami pa pala. Mabuti na lang at kahit papaano mayroon akong extra na dalang pira. Kahit papaano kung wala, di kawawa. Anyway, ay sa totoo lang, gusto ko na talaga magwala. Eh, gusto ko nang mag-umpisa rito eh. Sa totoo lang, na nangangati itong palad ko. Sa totoo lang. Gusto ko lang simulan. Kaya lang, gusto ko yung talagang kitang-kita ko na yung ginagawa niyong mali. Yung lalo na yung mga panggigipit sana ninyo. Doon sana, doon mag-trigger kung paano ko gagamitin yung nalalaman ko. Yun eh. Kasi ako, sabi ko nga, madali akong madaling humupa yung galit ko. Kaya yun, sana yung time na galit na galit ako, doon na sana eh. Ang problema, wala na. So, mabalik po tayo doon sa gira na ito. At doon po siya nag-comment na wala daw silang puno ng saging. Dahil nga po, actually, hindi lamang po pangkwan yun eh. Hindi lamang sa thyroid yun ang magiging epekto ng tubig na saging na yun. Hindi po. Kasi ang sinasabi ko po rito, marami pong sakit ang pwede po niyang harangin yan. Marami pong sakit yan na pwede niyang kontrolin yung tubig ng saging na yun. So, sabi nga po doon sa comment, paano naman daw sila, wala raw silang saging. At unang-una, nasa abroad yung iba. At yung iba naman ay nasa syudad na wala nga naman sila mapapagtalima ng saging doon. Hindi po, mayroon naman pong kwa nabibili na gamot po. Yung halimbawa, ito po, ituturo ko po sa inyo itong gagawin ninyo. Pag halimbawa po pumutok na ang, or alam nyo na po na talagang puputok na ang gira, pumunta po kayo sa doktor, magparesita po kayo noong sa thyroid. Okay? Magparesita po kayo noon. At siyempre, ituturo po ng doktor ninyo yan kung ano ang paano gagamitin yung binili yung gamot na yun. So, yun po eh. Wala na pong iba kasi. Yun lamang po ang pwedeng pangontra diyan sa radiation kung gagamit po sila ng nuclear weapon. At yun po, mayroon naman pong gamot yun. Pero ang sinasabi ko po, kaya ko po itinuturo naman yung tubig ng saging na yun, kasi mas matindi pa po yan doon sa bibilhin na gamot. Gayun po yun. Kahit na sino po mag-aral yan, at pinag-aralan din po namin yan, at yan po ang lumabas na resulta. At grabe itong pangati ng palad ko. Ito yung resulta ng naudlot na plano eh, na hindi nagagawa, hindi natupad. Ito na yung kwan. So yun po yun. So huwag po ninyong babaliwalain yung tinuro ko, kasi unang-una, mayroon na pong pattern yung nangyari sa COVID. Noon pong, doon po sa hindi pa nakakaalam ha, bilisan ko lang po ito. Noon pong araw ay yung time ng COVID,
ay may doon po nung nagpi-Facebook live pa lang po ako noon. At kaya po nalipat ako rito sa YouTube kasi nga po hindi ko po alam kung tinanggal yung Facebook ko o pinasara ng Facebook yung Facebook ko o na-hack o ano pa. Hindi ko na po alam. Kasi nga po na doon lahat yung mga pagtuturo ko. Kagaya nga po nung COVID, ang sinasabi ko po dati, na kapag kalumabas po kayo ng bahay, makikipaghalubilo kayo sa mga tao na hindi maiiwasan, ay ngangatain nyo lang po para kayo nagnganganga yung ngangatain nyo yung usbong ng sampalok lang. Yun lang po, usbong ng sampalok, pag lumalabas po kayo ng bahay, ibabad lang po ninyo yan, ang inangata-angataan nyo, parang kindi lang, ginaganyan-ganyan nyo lang, pagka lumalabas kayo ng bahay. Yun po yung itinuro ko dati nung time ng COVID na yun. At yan po ay hindi po ako masisi nito mga kapitbahay ko eh. Dahil itinuro ko, pinuntahan ko pa po sila na ganun ang gawin. Ano yung narinig ko doon sa isang kapitbahay ko? Ang sabi ka, kalokohan lang daw yung sinasabi ni Birana. Wala daw katotohanan yun. O di sige. Yan. So, hindi sila naniwala. Lahat yung kapitbahay ko noon, buong pamilya namatay sa COVID. Pero yung sumunod, alam nyo yung mga sumunod pa, yung kabilang barangay pa, ang sumunod doon sa itinuro ko, ay samantalang yung mga nakalibre na yon na hindi tinabla ng COVID, ay kanyon eh, taong barangay pa nga yun eh. Siyempre, hindi maiwasan yun na mga makukubid talaga sa may mga taong pupuntang barangay eh. Okay. Hindi tinablan. Kahit na sintomas. Kasi nga, kung buong nandun sa barangay at marami siyang mga taong kinakausap, tuloy-tuloy lang ang paggata ng usbong ng sampalok. Oh, yun po yung sinasabi ko. At maging dito sa mga subscribers ko, followers pala doon sa Facebook channel ko, doon sa itinuro ko talagang ano yung mga sinasabi niya. Sir, totoo po yung mga sinasabi niyo at effective kasi galing po ako doon sa mga maraming tao. Hanggang ngayon po hindi naman ako tinatablan. Lahat po yung mga tinuruan ko na nasumunod, hindi po tinablan ng COVID yun. Usbong lang po ng sampalok yun. And then, noong ginurgur na po yung Facebook ko, may lumabas po na isang doktor na nagsasabi na maasim. So ano yung maasim? Sampalok. Yun lang ang ibabad sa bunganga. See? Dito naman tayo sa kung ngayon. Ano pa ba yung mga itinuro ko dyan? Dito na sa YouTube channel natin. Ano pa ba yung mga itinuro ko sa inyo? Nalimutan ko na. Kung ano yung mga itinuro ko. Basta kung ano po yung itinuro ko sa inyo, sundin nyo lang po. At huwag nyo pong baliwalain dahil kung po yan. Lalo na po itong tubig ng saging na ito. Napakaraming benepisyo po nito. At talaga namang kanyan. Marami po siyang hindi naman po gamot yan. Okay? Kukunin ko lang po, liliwanagin ko po sa inyo, hindi po gamot yan, pero yan po yung magkocontrol yung mga tutubo pa na mga sakit ninyo sa katawan kung may tutubo man. Kagaya nga po nitong pagka ito ay ginamit nila itong nuclear weapon na ito, ang papatay po sa inyo at ang magbibigay ng cancer sa inyo ay yung radiation noong nuclear weapon na ginamit nila. So, kapag ito ang ginagamit ninyo, ininom yung mga yung tubig ng saging, yun po, sasanggahin nyo po yun kasi ang titirahin po ng radiation ay yung thyroid. Yun po yun. So pagka ang tinamaan yung thyroid mo at yun naman talaga ang target ng ng radiation thyroid, sisikip na.
yung paghinga mo, ano pang mangyayari pagka hindi ka na talaga makahinga, oh, ay di, Ave Maria ka na. Yan po yun. Oh. Ano pa ba yung kanina? Nalimutan ko na yung mga itinuro ko sa inyo eh, na tungkol saan ba yun? Sa doon sa mga virus pala yun, yung itinuro ko. Kung ano po yung itinuro ko, yun sa sili at kakalamansi pala, naalala ko na. So yun po, huwag po kayo magwawala ng stock na sili at kalamansi. Yun naman po, dalawa na yun, okay na. Ngayon kung meron kayong tanim, halimbawa nag-steam kayo noon, at talagang sarili yung tanim yun, samahan nyo na rin po ng dahon na ilang piraso. Yun lang po. Pero kung wala naman pong dahon at binili lang nyo sa palengke, okay lang po yung sili at kalamansi. Ay doon naman po yung sa virus na hindi rin po tayo nakakasiguro na itong China na ito, kung hindi po magpapakawala ng virus ito dahil yung po COVID na yan, galing din po sa kanila. Ginawa po nilang negosyo yan. Hindi lang po ako nagsasalita niyan. Mismong si Presidente ng Amerika na si Trump, kumbinsido na yan ay ginawa ng China yung virus na yan. So kung ginawa ng China yan, pwede pa nilang uling gawin ngayon. So yun po yung sinasabi ko na ang panangga naman dyan ay yung sili at saka kalamansi. So yun po, hindi po ako magsasawa rito ng katuturo sa inyo. Kasi mahal ko po kayo. Hanggat nandoon yung pagtitiwala ninyo, bagamat sinasabi ko sa inyo, wala namang kakwenta-kwenta itong video ko, itong mga ina-upload ko, ay huwag nyo lang pong baliwalain. Sige, huwag na kayo maniwala sa sinasabi ko, pero sundin nyo po yung tinuturo ko kasi yun po ang makakapagpalibre sa inyo. Ganun lamang po. At sa mga susunod na panahon na po, yun natin na oras or araw natin itapik itong mga bangag na mga sa gobyerno natin. At baka magpagala-gala po ako dyan sa Maynila dahil gusto ko talagang makakita ng mga politiko, mga kwan dyan, mga kawatan. Kasi nga, yun lamang po ang kwan ko, either makalabit ko lang po. Yung makalabit ko sa ulo, yung makalabit ko sa kahit saan katawan niya. Yun lamang po ang gusto ko, yung makalabit ko. At doon na po tayo, doon na po, talo-talo na po yun. At kaya lang minsan, pakahirap na lumapit din sa mga politiko ito dahil may meron nga pong politiko na senador na sinasabi ko na 50 ang bodyguard niya. Diyan pa lang po makikita nyo na yung ginagastos diyan sa bodyguard niya ay pira po ng kabanang bayan natin at pira po nating mga taxpayer yan. Oh. Yun lamang po ang gusto ko sabihin sa inyo. Anyway, inaantok na po ako na matutulog lang po ako at gumawa lang po ako ng video ito at matutulog lang po muna ako. Maraming salamat po at pakaingat po kayo lagi ha. At wala pong magkakasakit at yun po may mga sakit. Sabi ko naman po sa inyo, yun lang po ang yung tubig po ng saging at yun po ang pinakamabisa na makakapag-prevent or makakapagpagaan sa inyong mga sakit. Yun lamang po. At saka yung sinasabi ko, yung luya at saka kwan, ha? Langis. Diyan sa mga masasakit ninyo, masakit sa biwang, masakit sa tuhod, ano pa ba? Siguro naman, kasi yung mga viewers ko nun, matatanda na eh. So siguro, hindi na natin pinag-uusapan dito kung nasaktan kayo ng nanliligaw sa inyo. Di po ba? At huwag na natin siguro pag-usapan yung mga puso-puso na yan. Dahil wala na po. Wala po akong may tuturong gamot sa inyo pagka na-indisper kayo o di kaya na nag-heartbroken. Maraming salamat po at matutulog po muna ako.